Hello guys, good morning and welcome back to my channel. This is Jomel Andoy, ang madiskarteng farmer. Okay guys, so sa video ito ay pag-uusapan natin no, kung kaya nga ba talaga magtanim ng lettuce kahit sa mga paso lang. No? So dito guys, ayan sa inyong nakikita, yan po ay mga lettuce na nakatanim sa paso. No? So yung paso na aking ginamit dyan guys, yan po yung mga sobra ng aking vertical pots na pinagtamnan ko dati ng mga lettuce din. No? So ngayon, ay ginawa ko, nagtanim ako ng lettuce pero hindi ko na sinabit sa vertical pots, sa vertical garden, pero dito ko na sila nilagay sa loob ng greenhouse. So far guys, ay napaka-normal at napakaganda naman ng kanilang sibol at maganda ang tubo ng lettuce dito sa mga pots na ito. So yun nga lang guys, ang kailangan natin, dapat maganda ang quality ng ating soil na ilalagay dito sa loob ng pots at pagtatamnan natin ng mga lettuce. Ayan. So sa mga nagtatanong guys no, kung kaya nga ba talaga magtanim. So kaya guys, ito isang patunay no na maliit lang yung lupa pero nakapag-produce tayo ng ganito kalalagong mga lettuce. Actually ito ay nasa 3 weeks pa lang guys no. So another 1 week pa, napakalaki na nila nito at maari na natin silang ma-harvest. So dito guys sa mga paso na ito no or ang medium na ginamit natin dito ay gumamit lang ako dito ng garden soil. Kung ano lang yung available na garden soil dito sa aking paligid, siya po yung aking ginagamit as soil medium na pinagtatamnan ko ng mga lettuce na ito. So yun nga lang guys, I think ang isa sa mga sekreto at ginawa ko dito ay yung pag-a-apply, regular na pag-a-apply ng rabbit manure tea as foliar and rinsing, no? So ugaliin lang natin na maglagay tayo ng foliar, no? Lalong-lalo na yung rabbit manure tea ay napakabisa at napaka-epektibo, no, na fertilizer as a natural organic fertilizer para sa ating mga lettuce. So yun nga lang guys, no. 1 week before ako mag-harvest or 5 days before ako mag-harvest ng mga leafy vegetables, tinitigil ko na yung pag-apply ng rabbit manure tea as foliar kasi siyempre guys, leafy yung ating kinakain. So dapat medyo malinis din. So dito sa lugar na ito guys, ang pagdidilig ko dito ay everyday kapag sobrang init talaga araw-araw, no. Pero sa ngayon kasi last 2 weeks ay medyo umuulan na siya ng 2 to 3 days a week. So hindi ako nagdidilig dito guys. So mga 2 to 3 times a week lang ako nagdidilig dito. Basta sinisiguro ko lang na ang medium or yung lupa na pinagtamnan nito ay dapat huwag magtuyuan guys. Kasi yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit pumapait ang ating mga halamang litos. Dahil nakaranas sila ng pagkatuyo at in short na shorted sila sa supply ng moisture. Then, kapag natuyuan pa guys yung ating mga halaman, lalo-lalo na sa paso tulad ng lettuce, ay mabilis sila mag-bolt. No? So ito guys, ang inyong nakikita na yan. Isa po yan sa mga patunay na kaya natin mag-produce ng gulay, hindi lang lettuce guys. Actually, pwede tayo mag-produce yan ng pichay, mustasa, at other leafy vegetables, no? Na kahit sa maliit na espasyo lang at kahit wala tayong maluwang na lupain. So yan guys, isang patunay yan na kaya natin mag-produce ng pagkain na dapat ay mag-isip lang tayo at magiging madiskarte sa ating mga ginagawa na sa ganun ay makapag-produce tayo ng sarili nating pagkain. So dito guys, sa inyo nakikita, mayroon po akong 300 pots dyan no, sa 10 square meter na table ko dito, nursery bench. Mayroon akong 300 pots na nakatanim dyan. So after 1 month guys, makapag-harvest ako dyan na mga 30 kilos. Dahil sa 1 kilo guys, ay mayroon akong 10 heads, 10 plants. So kaya ko mag-produce ng 10 plants per 1 kilo. So lumalabas guys na 300 heads. Kung 10 piraso ang 1 kilo, magkaroon ako dito ng 30 kilos. So yan guys, ay ibebenta ko lang ng 100 per kilo. So meron akong 3,000 pesos dito. Dito lang guys, imagine sa 10 square meter, makapag-produce ako ng 3,000 pesos a month. So not bad guys, no? So napakalaking tulong na yan para sa pag-sustain ng mga pangailangan ng farm. So sa pagtatanim naman guys ng lettuce, no, kahit anong mga leafy vegetables sa pots,
not necessarily na bumili kayo nitong vertical pads kasi siyempre may additional cost pa ito. May mga alternative guys na pwede nating gamitin, no? Tulad lang halimbawa ng 1.5 plastic ng Cook at kahit anong mga plastic diyan guys na pwede nating ma-recycle. Basta makakapaglagay tayo ng lupa ay maaari tayong magtanim at makapag-produce ng pagkain. So itong idea na ito guys ay talagang napaka-applicable ito lalong-lalo na sa mga urban area, no, na gusto mag-garden pero walang sapat na espasyo na pagtatamnan. So ito po yung idea. Ang mahalaga guys sa pagtatanim ng kahit anong gulay ay dapat na aarawan, no, ng 6 to 8 hours a day yung ating mga halaman na sa ganun ay normal at maganda ang kanilang pag-sibol. So ayan guys, mapapansin nyo, napakalago nila. Napakalago nila. Ayan, tuloy-tuloy yung kanilang pagsibol. At ayan guys, hindi maiwasan na mayroon talagang mga weeds, no? Pero ganun pa man ay manageable siya at pwede naman natin na tanggalin ng paisa-isa. Ayan. So, yung mga weeds na yan guys, hindi maiwasan yan dahil yung soil na ginamit ko dito ay kung saan-saan ko lang kinuha na garden soil. Yan po yung mga nabubulok na mga dahon at mga basura dito sa paligid ng farm na ginamit ko bilang medium na pagtatamnan dito guys. Ayan, so imagine guys, makapag-produce tayo ng ganito kalalagong mga gulay without using commercial inputs, no? Ang fertilizers, yung mga commercial fertilizers. So hindi ako bumibili. But ganun pa man, ay nakapag-produce pa rin ako ng masasabi kong malalagong mga gulay dahil yan sa inyong makikita. Yan po ay mga natural grown na lettuce guys, no? So isa pa ay siyempre, kakain tayo ng gulay or pagkain na safe sa ating kalusugan dahil alam natin guys kung ano yung ating nilalagay dyan at sigurado tayong hindi natin binuhusan ng kahit anong chemical yan. Ayan, so maganda sila tingnan guys. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating vlog for today. I hope na mayroon na rin kayong napulot na kahit kaunting kaalaman doon sa aking mga sinasabi based sa aking karanasan at ginagawa dito sa farm. So bago matapos ang taon nito guys, gusto ko lang i-greet yung aking mga viewers at mga subscribers na advance Happy New Year and Happy Farming sa ating lahat.